Hello guys, good morning. This is Ranger Rangers. Nandito po tayo ngayon sa isang dental hospital kasi emergency. Dahil masakit yung ngipin ko. It's almost a week now or more than that. I got toothache. So yung pinakamatagal ko na nakaya 3 days yung toothache, pero ngayon a week na talaga, hindi na talaga kaya. So kailangan ko na talagang magpabunot. Last time nagpabunot na rin ako dito kasi sumakit yung ngipin ko Friday, Saturday, and Sunday. Akala ko kasi sirado yung mga dental dito kasi nung sumakit ng Friday, akala ko kasi makakaya ko. So pagdating ng weekends, Saturday and Sunday, hindi ko na pala kaya. So sabi ko, paano yan? Kasi pag weekends dito yata walang ano, dentist, walang dental surgery na open dito. At saka ngayon ko lang nalaman talaga na pwede pala dito pag emergency, kahit anong araw. Kasi may dentist naman ako eh, kaso lang hindi talaga ako pwedeng nilang ma-check dahil sa COVID ngayon. At saka bukas lockdown na, magsimula na yung lockdown dito sa UK bukas, kaya hindi ko na pwedeng palampasin to. At saka absent ako ngayon sa work dahil dito. At saka dito guys, free yung ano dito, yung dental. Pag magpupunod basta emergency, pwede dito kasi government hospital yata to eh. Pag sa private kasi siguro mga kulang 100. Siguro sa atin mga 6,000 o 5,000 yung isang ngipin lang. Dito free lang guys. Kaya i-grab ko lang dito, i-grab ko lang opportunity dito na ma-free tayo. At least wala tayong bayad dito. At saka guys, nakapabunot na ako dati last time sa Pilipinas. Yung bayad ko 350 yung isang bunot sa private yun. Kaya maganda sa Pilipinas, mura. Dito kasi mahal. Free yung hospital dito sa UK, pero problema dito pagdating sa ngipin, may free din sila for emergency lang, pero kailangan mo talaga mag private dentist, mag ano ka talaga, mag pa-register ka sa dentist talaga dito sa mga private, kasi kailangan talaga. Hindi pwede dito na kwan na free lang kung walang problema yung ngipin mo, na magpa-check ka na kung hindi naman emergency, ibig sabihin. Kaya guys, yan ang problema dito sa UK. Sa Pilipinas, mura lang yung magpa ano ng ngipin. At saka guys, punta muna ako dito kasi hindi na talaga kaya, kailangan talaga bunutin. At saka last na bunot ko dito rin, emergency din. Yung sabi ko sa iyo, almost 3 days na hindi ko kayang sakit. Kaya Friday, Saturday, and Sunday tiniis ko. Pagdating ng Monday, pumunta na ako dito. Dito na ako nagpakuan. Kaya binunot doon dati, free na. So tatlong ngipin ko na nawala. Magtatatlo na ngayon. Kasi kung bunutin ngayon, so ikatatlo na. Ito guys yung una. Sa taas yata yung una yata. Yan sa Pilipinas, sa taas. Tapos pangalawa dito sa baba. Wisdom tooth din, puro wisdom tooth dito rin. Dito yung wisdom tooth, yung sa taas sa Pilipinas. So okay guys, hopefully mabunot to, o kaya tingnan nila ko ma-save. At saka guys, baliwala na sa akin yung needle. Kung sipin nga, parang baliwala sa akin yung mga needle na yan. At saka na-disclosure rin ako dati sa motor. Kaya at saka tato, may mga tato ako, kaya yun minsan advantage guys pag may tato ka. Bali wala na siyo yung mga turok. Pero depende pa rin guys, may mga mayroon pa rin na kahit may tato ka, minsan yung iba diyan takot pa rin sa turok, takot pa rin sa injection. Pero guys, Ranger of Rangers to, bali wala sa akin yung mga ganyan lang, kahit operasyon pa. Wala tayong problema dyan guys, matapang to. Kailangan lang talagang tumapang. May kaba rin, alam mo may kaba rin, pero kailangan talagang iharapin lahat ng problema. Lahat ng problema sa na hinaharap sa ating sarili, kailangan nating labanan, kailangan nating harapin. Kasi kung hindi mo harapin,
didepress ka lang at saka mawalan ka ng pag-asa. Kaya laban lang guys hanggang may buhay. Yun ang turo ko sa iyo. Yan, Ranger guys. Ranger of Rangers. So ibig sabihin, lahat ng problema sa sarili o sa sariling hinaharap, kaya natin guys. Kaya mo rin guys mag-Ranger of Rangers. Ibig sabihin, harapin mo lang yung lahat ng magsubok mo sa buhay. Magiging Ranger of Rangers ka din. Pareho tayo guys. Lahat tayo guys pwedeng maging Ranger of Rangers, basta matapang lang. Matapang sa hinaharap at gagamitin yung tama, yung tapang sa tama, ibig sabihin. Okay guys, so see you guys and punta na ako sa loob. Saka madaliin ko na guys kasi yung ticket dito pala mahal, sobrang mahal yung ticket dito. Nakita ko kanina siguro mga 720 yung 5 hours dito. Sa atin siguro mga kulang-kulang 500 pesos. So habang tumatagal, mas lalong tumataas yung bayaran ko dito. Saka hindi pa ako siguro ma-check-in kaagad kasi alam mo naman na marami nakapila dyan. At saka late na tayo guys. Noong last time 7:30 nandito na ako. E ngayon magkuhan na. Mag alas 9 na o past 9 o'clock na. Kaya hindi ko alam kung ano katagal tayo maghintay dito. Okay guys, so see you later. Hello guys, problema dito, kailangan po ko para mag-ring sa 911 dito raw, kailangan pa. Hindi raw nila ko tanggapin dahil kailangan ko pang tumawag sa 911 para sila mag-decide yung kung pwede ako pumasok dito. Kasi dahil daw sa COVID, kailangan i-check muna ako bago pumasok daw para naninigurado lang sila. Hirap talaga dito guys, hirap yung COVID na to. Okay guys, i-try ko muna yung dial to para at least malaman ko kung anong sagot nila, kung pwede akong makadiretso yan kaagad dun sa loob. Okay. Guys, natawagan ko na yung dentist ko. Marami silang tanong sa akin. So na sagot ko na lahat kasi dito tayo sa UK. Tinanong ako lahat-lahat ng mga details ko. Kasi alam mo sa COVID ngayon, napakahirap. Dahil sa COVID, hindi ka basta-basta maka-appointment dito. Sobrang hirap talaga, mahabang proseso bago ka makakuha ng appointment. At saka sabi ng dentist ko raw, sabi ng tinawagan ko sa reception na doon sa dental na private, tawagan nila ako today. So mag-wait na lang ako guys at saka alis na lang ako. Yung charge nila daw pag check, 22 pounds, siguro sa atin mga nasa 1,200 pesos yung check-up lang. Tsaka may mga konting bigay na medication, bilhin mo na lang. Tapos yung pag tinanggal raw, bubunutin, extraction, kailangan, I have to pay 62 pounds. So sa atin siguro mga 62 pounds mga 3,600 yun ang babayaran ko. Yun ang isang ngipin lang, mga ganyan ang babayaran ko. So walang magawa guys, kailangan talaga. Hindi tulad sana ako, free lang, kaso lang hindi pwede. Kung wala lang COVID, pwede na sana dito. Yun na tayo magawa guys, kailangan natin kaysa masakit. Hindi tayo kailangan mag tipid kung kung emergency na talaga. Wala tayo magawa guys. Kung sa Pilipinas lang, mura lang naman yung pabuna.
ano sana, nasa 350 lang. At kung sa Pilipinas ako guys, i-try ko magmumog ng pinakulong bayabas, daon ng bayabas, at saka garlic, at saka warm water, at saka salt. Yun lang, at saka mumog ka lang, baka matanggal to. Pero sa palagay ko guys, mahirap kasi may butas yung ipin ko eh. May butas na kasi, kaya wala nang pag-asa. Siguro pasta pwede. Pero alam mo dito guys, mahirap. Maraming, nga, lalo na ngayon, mas maganda bunuti na lang. Para isang, wala nang sakit. At saka unti-unti ko na itong ipapustiso pag marami na. At saka ayaw ko magpustiso dito sa Pilipinas na lang. Kasi napakamahal dito yung pustiso. Sobrang mahal. Hindi kaya. Siguro mga 20,000 dito siguro kung magpustiso, mga 10 to 20,000 sa Pilipinas. Mas makatipid-tipid tayo, mas malaki pag nag-uwi tayo. Okay lang guys, at saka hindi naman sa harap eh. Okay guys, so kita tayo, hintayin ko lang yung dentist ko. At saka guys, bayad muna ko ng ticket kasi siguro mga isang oras na ako dito. Alam mo dito sa UK walang free, napag mahirap, mayroon nga pero sobrang layo, lakarin mo pa. At saka puro may mga residential permit dito, lahat ng mga lugar, kasi lalo na dito sa Newcastle City kasi ito mahirap, lahat dito ng parking may charge. Okay guys, so babayaran natin, tingnan ko kung magkano. Yan ang buhay guys, sa ngayong sitwasyon. Lahat may bayad, lahat hindi pwede libre, lahat talagang babayaran mo. Di katulad ng unang panahon ng time namin mga 80s, maraming free, lahat free. Na tayo magawa guys, kaya kailangan talagang sumikap para magkapera, magkaroon ng pera sa tamang pamamaraan, huwag sa kasamaan. Okay guys, at saka para may bless tayo sa taas, may gabay tayo. Okay guys, hello guys, umuwi muna ako guys, kasi kwan, yung appointment ko, sabi nila daw tumawag yung dentist sa akin, sabi nila Friday daw ako schedule. Sabi ko medyo matagal kasi Mercury pa lang ngayon. Sabi ko ilang araw pa, Mercury, Webis, Burness, grabe. Sakit na talaga. Almost half nung ulo ko dito sumakit. Sumasakit talaga dito. Dito talaga, buo hanggang dito. Kaya hindi ko kaya siguro hanggang Friday. Sabi ko kung pwede mas maaga. Sabi niya raw ngayong hapon daw mga 4:30, kasi parang may nag ano yata, may nag cancel ng schedule. So hintayin ko lang yung tawag niya. Sabi niya, i-confirm niya lang sa akin daw uli. Sabi niya, mga by 2 minutes sa tawag uli. Hindi naman tumawag, kaya umalis na ako kanina sa doon sa ano, sa city, sa may park, sa may car park ng dental hospital doon sa Newcastle, sa city mismo. Kaya uwi muna ko guys, hintayin ko muna. At saka inom muna ako ng may pinamik, wala kasi may pinamik dito kasi dito tayo sa UK. Inom ako ng ibuprofen at saka paracetamol. So dalawang ibuprofen na 250 mg at saka dalawang paracetamol na 500 mg. Yun inumin ko para matanggal na yung sakit. Kung sa Pilipinas tayo guys, inuman ko to ng kwan ng antibiotic. Pwede nating inuman to ng amoxicillin. Kaso lang problema dito sa UK, hindi sila nagbibigay ng antibiotic agad-agad.
So yun ang problema dito, at saka hindi ka makabili. Saka, hindi ka makabili sa isa kwan. Okay guys, so uwi muna ako, pahinga muna ako kasi sobrang sakit talaga, hindi na kaya. Yan ang problema dito. Kala mo sa UK ka lahat madali, pero siguro pwede rin kung walang pandemic, walang virus, pwede siguro. Pero pag sa public, matagal, grabe yung pila. Yung mga public dentist, emergency, grabe yung pila. Nang time na yun, 7:30 ako pumunta ng appointment ko sa dental hospital kasi emergency. Pagbunot ako ng ngipin, it's around 2:30 na ng hapon. Kaya sobrang tagal talaga guys. Pero mas mabuti na yan kaysa Friday. Sakit talaga. Mabuti na yan kung ako ay maghintay lang ako ng ilang oras kaysa maghintay ako ng ilang days. Mas matindi. Torture talaga. Okay guys, so kita tayo mamaya at saka tingnan natin kung ano yung resulta. At saka binayaran ko kanina guys sa parking, 120 pounds. So mga kwan sa atin yun, mga siguro mga 80 pesos. 1 hour lang guys ha, 80 pesos. Channel, this is Rangers again. So it's about 4:05 now. My appointment is about 4:25. So dito na ako guys sa dentist, sa dental. Yan, dito na ako guys. Okay, so tingnan natin kung anong mangyari sa atin. Sakit pa rin, uminom ako ng ibuprofen, dalawa, 200 milligram na ibuprofen at saka dalawang paracetamol na 500 milligram. Nawala yung sakit pero ngayon bumalik naman. It's about around 11 o'clock this morning. I take paracetamol and 2 ibuprofen, 2 paracetamol and 2 ibuprofen. So it's the pain, it's relief, but it's back again now. Almost half of my head are so sore and aching. Started again. So it's better to remove my tooth rather than I will keep this. Okay, so let's have a look what the dentist said about this. Okay, see you later guys. Come on through. Okay. So if you just stand on the footprints through there. That's it, if you stand on those footprints for me, thanks. I'm going to pop a little bit of sanitizer on your hands. Rub that in. I'm just going to check your temperature as well. So I'll do 3 readings. Absolutely fine. Do you normally pay for your NHS dental treatment? Just a card. Do you normally pay? Oh, sorry, what? Do you normally pay for NHS? No. Can you check if you normally pay? Or if you've been before? Yeah. I've been here before, yeah. You have been here? Yeah, yeah. Before. Okay. So for today, it'll be $22.70. Yes. I was going to pay that on card. Are you allowed to do me a receipt? So yeah. 22 just for a check. Uh-huh. So yeah, emergency treatment. Emergency. That's good. So that's your receipt.
If you head upstairs, you see an ML today. If you follow the arrows through the door, okay. Take a seat at the top. All right, thank you, man. All right. Thank you. If you just go take straight up the stairs, and then I'll tell you where to go when you get there. And then, yeah, just straight through those doors there, and then just take a seat. Can I remove this? Yeah, that's fine. Is that when you were having problems at the top right? Is that right? Yeah, in here. Okay, and what type of trouble are you having with it? I just have a toothache in my upper side. Oh. In my wisdom tooth. Is it the very last one up there? Sorry, what do you mean now? The very last tooth at the top? Yeah, so back. Yeah, no, not the second one. The second one, that's the last one. Oh, okay, yeah. Right. Has it been affected by hot and cold at all? Yes. And does anything in particular make it worse? Like, yeah, I cannot drink any, even just only a little amount of, small amount of cold water and hot as well. Hot water, I cannot. Okay. Cannot. And what about, okay. What's it like with pressure on it? Say? Yeah, maybe. Yeah. Yes. I just take some, paracetamol around 11 o'clock. Oh, okay, right. And the other one is ibuprofen. Right. But it's gone, but it's back now. Right. Okay, we'll have a look. Just want to check your health. So are you still not taking any medication, no health issues and no allergies? No, I haven't taken any medication. Just only something like garlic oil, but just only food supplement. Oh, okay. That's fine, oh. Isn't it? Alright, we'll have a look. We'll probably want to take an x-ray of the tooth and see what we need to do with this. Okay. I'll just give you these safety steps. Thank you. If you can turn towards me a little bit. Yeah, that's it. So I'm just going to tap your teeth if you tell me. So if this is normal. Is that one sore? I think the second one. Okay. They're both about the same? This one. So yeah, that second last tooth there. Mm. Right, I'll just get an x-ray taken. Actually, with those, I'll just, so we don't get them wet or anything, I'll just put them in this box for now. So sometimes I just wonder where's the pain, maybe on the upper or lower, but I think it's upper. Okay. I can see that in the x-ray. I mean, we'll just x-ray, you know, when the x-ray is taken, it's either we do it of the upper or the lower. We'll have a little check over these. I mean, both of these upper. That's right, I think. Yeah, it's fine. Sorry. So, when this last one, is that sore? Is it the last one? Yeah. How about the second one, please? Yeah, both sores? Okay. But I want only one tooth. Yeah. I want to save my teeth. No, we'll have a lot of those two. Okay. Yeah. Those two okay. Yeah, that's right. I'm just gonna have a little feel around them. That's all there. Mm-hmm. Is that all there? Mm-hmm. Okay. Right. We'll take some x-rays and have a look, and we'll also probably do a little cold test on them. Okay. Right. I'm still Yeah, you just stay here, yeah.
again. And if you lie back in the chair, please. Like that. Yeah, if you look straight ahead. Right, we'll So sorry, this was a bit of a mouthful. Okay, and if you bite down together. That's great. You stay very still. Okay, you can open up there now. Thank you. Right. I just want to do a cold test on your teeth to see which one is the worst one of those. Test them with some cold cotton wool. This helps to tell us if the nerve is alive. So, if this is a normal tooth, can you feel it's cold? Yes. Yeah, and we'll just test these two. Can you feel the cold there? Yep, and can you feel the cold there? No, can you test anything cold there? Yeah. Okay. And I'll just test them again, so if this is normal, so what's worse, number one or number two? Number two, I think, yeah. By much? Yes. Yes. So, do it again, please. So number one or number two? Like, or is they both about the same? Something like a both. Yeah. Are they both painful or are they both okay when I do that? The first one that you did is the second one. But, yeah. Not too much. Okay. Yeah, I think the problem is that they're both not in the best health, these two back teeth. They both have a lot of the gum is lost around them and the bone has receded back. Uh-huh. So they're both a bit wobbly. Uh-huh. The gum is quite swollen around both of them. So uh-huh. I think you probably have a bit of an abscess of the gum. Uh-huh. So to you, do you feel like the pain is definitely coming from this second last one, mm-hmm. or are you not sure? I think definitely coming from the last one, I think from the second one. Second last mm-hmm. one. Okay. So I'll just so we're clear, I'll just... I think the first one is just only affected because it got sprain, you know, because you're too close. Yeah. So I'll just give you that. Could you hold that for me? So, just because I think, so this one, do you feel like this one is the problem, mm-hmm. or do you feel like it's the last one? Can I touch myself? So, this one here. Yeah, that's first. I don't know. Yeah, the second one, this one. The second one. Yeah. So, what, because you're saying the second one, to me, this is number one, number two, that's the second sorry, one. Sorry, confusing. This one. This, right. I thought the first one is a fondant there. Oh, okay. Yeah. Just to check, because I want to make sure we're both on the same wavelength, The first one, uh-huh. right, this first one, and not this one here, no. okay. Yeah. So on the x-ray, I'll let you have a little look. Yeah, the x-ray is just on the screen behind. I don't know if you want to... So, it's really, I'd say they're both cobbled teeth. So this is the bone. Can I take this? Oh, yeah. Really, the bone should be up to here. So you've lost a lot of bone around your teeth. The gum is swollen. So at the minute, I think you have an out. All right, okay. Leave that one, see how it goes. Okay, but that one might also give you trouble and need to come out. Yeah, fine. Rather than being solid, mm-hmm. when you're chewing, these sort of come apart a little bit. All right. And food gets stuck down here. I see. So you need to keep going between them all the time to clean it out. And
you also really need some gum treatment long term, so you need some cleaning. So maybe it's possible that I can save my teeth. I'd say the main thing is just that you clean really well. Okay. So, do you think you'd like to try antibiotics first? And yes, see how okay. How much does the antibiotic take? Do you pay for your NHS treatment? I think so, because last time I've just been here and It's probably about £9, something like that. How long did the antibiotics take? So we give you two different types of antibiotics. One you take for 3 days, one you take for 5 days. Okay, fine. Both of them you take 3 times a day. Mm-hmm. The one that you take for 3 days you need to avoid alcohol with, otherwise it makes you very sick. Yes. So I think we can try it, but it might not work. It might be that if it doesn't work, then you still have to have the tooth out. Yeah, fine. No, is that okay? Yeah. So yeah, we'll just write your prescription out. I can't find the that prescription. So where can get the antibiotic? It's in the pharmacy. Not in here. No. Like there's Tesco's, I suppose they've got a pharmacy down the road, and there's one. Downstairs, they need to put a stamp in it at the desk, otherwise the pharmacy can't accept it. Okay. Values, come back, okay. Otherwise fingers crossed it'll settle it. The other thing is worthwhile, you think, is a bit of this very helpful for me? Yeah. Thank you very much. I forgot to ask. Thank you very much, thank you. No worries, take care, and any more problems, let us know. Thank you. Okay, so I'll go just down there and down the stairs. Thank you. Bye. Bye. So dito tayo sa isang malaking store. So kasi sa loob ng store na to, mayroong pharmacist. So doon tayo bibili ng gamot kasi yung nirisita sa akin ng dentist ko. Kailangan ko lang daw ng antibiotic kasi baka maagapan pa yung ngipin ko. Sabi niya i-try lang nila i-treat dito ng antibiotic, baka makaya pa. At saka pag hindi na kaya daw, saka na ako magbalik ulit sa kanila para bumutin yung ngipin ko. So that means to give me a prescription for my toothache, because they said that maybe they can save my tooth. That's why I'm here now to buy a medication, antibiotic for my tooth. I'm here in one of the big store here in UK, so I'm gonna buy in the pharmacist because they have pharmacists inside of the store. So they recommend to me to buy in this store. Okay, so let's have a look what kind of antibiotic that I'm gonna need, and I'm going for treat this my teeth until it's gone, until it's relieve the pain. So maybe I can back to work tomorrow. Okay, so at saka gusto ko rin kayo na I want to save my tooth. I don't want to lose in my tooth as possible. Okay, so this is Rangers, and see you later, guys. Do you have this? I'll have a look. Okay. Just give me one. Yeah, I've got it. 20 minutes. 20 minutes. Yeah. How much altogether? How much are you gonna pay? £18.30. For altogether? Altogether. Yeah, sure. Yeah. Okay. I come back 20 minutes. Yeah, 20 minutes. Thank you very much.
Hello. Yes, please. Thank you. Thank you. Kita. Ito yung tamang Stone Ranger. Yes, ano alam mo. Iisip ko sana next. Off ka naman ang every Saturday, Sunday, di ba? Bakit naman guys, so dito na ako sa bahay. So bumili na ako ng gamot ko. So ito yung prescribe sa akin. Amoxicillin 500. So yung amoxicillin guys, this is 3 times a day. This is good for 5 days. And so this one is metronidazole. It's 400 milligram tablets. So this is for 3 days. So 3 times a day as well. One to be taken 3 times a day. So try natin kasi yung advice ng dentist ko. Ito lang muna nila ipatayin yung bakterya kung matanggal lang naman at saka mamatay. So okay, at saka regular oral hygiene. So yun ang kailangan natin guys. At saka palagi naman akong halos nga magdisiplinyo ako palagi, grabe. Hindi nga ako makakomportable pag hindi nakapagsipilyo. Ewan ko ba bakit sumakit pa yung ngipin ko. Siguro dahil sa inheritance guys, mama ko kasi natatanggal yung mga ngipin. Puro postiso na. So kaya siguro sa ano natin yan, sa mga inherited yan. Saka tumatanda rin tayo guys, kaya siguro isa rin yung mga dahilan baka lumalagas na rin yung mga ngipin natin. Saka sa mga kinakain natin, sa inom. So far hindi naman ako nagsisigarilyo pero wala tayong magawa. Siguro nang bata pa ako, ang ganda ng ngipin ko, kompleto yan. Napaganda ng ngipin ko, matibay pa. Nang high school ako, nang ganito lang nagkaedad ako, nasa 44 na kasi ako ngayon eh. So far okay pa naman lahat. Dalawa lang nabunod. So gusto ng dentist i-save daw. Kung pwede lang i-save daw kasi pag natanggal na wala na talagang pag-asa. Ganyan sila dito. So yung sinabi niya lang, at saka avoid alcohol daw. And vaping. Kung sakaling nanigarilyo ka o kaya nag-vape ka, yung electronic cigarette, bawal yan. Bawal talaga. Kaya sa mga niligarilyo, hinto nyo na yan. Ako nga, hindi na niligarilyo, may problema pa ako sa ngipin. Kayo pa kaya nga na niligarilyo, di ba? So yun guys, at saka in-advise lang dentist na kung madala ng gamot, so okay, save yung ngipin. Pero pag hindi raw, walang magawa, kailangan na talagang bunutin. Saka kailangan natin guys na ingatan yung ngipin natin. Iwasan natin kumain ng mga matatamis. At saka yung
pag kumain ka ng mainit na sabaw, mainit ang mga pagkain at saka inuman mo ng malamig na tubig, yan, dyan madadala yung ngipin mo. Siguro isa rin dahilan na nag-ano yung mga ngipin ko, nasira unti-unti dahil mahilig rin ako kasing kumain ng, at saka umigop ng mga like mga mainit na sabaw, yung batsoy, yun. Tapos inuman ng cold na soft drinks, yun. Kaya nakasira yung ngipin ko, isa rin siguro yun. Kaya hindi pa naman huli yung lahat, kaya kailangan lang natin ng maintenance na at saka avoid na natin yung mga pagkain at saka mga bagay na nakakasira sa ating ngipin. Hanggang dito lang tayo at saka this is Ranger Rangers. Thanks for watching and please subscribe my channel and see you my next vlog. Okay, hasta la vista, baby. Hello, welcome back to my channel, mga ka-ranger. Good morning. Dito tayo ngayon sa UK, England. At saka after 2 weeks, pasensya na ngayon lang ako naka-vlog uli. Dapat last week pa. Kaso lang sobrang busy ng life ngayon. So yung ginawa natin, you know, it's a good news. Na-save yung ipin ko, mga ka-ranger. So napakagaling talaga ng dentist ko. So lahat ng binigay niya na gamot na binili ko, naubos ko na. So okay na lahat, bumalik na sa dati. Wala nang sakit yung ipin ko, so walang bunot na. So save na talaga yung ipin ko. So yung tip ko sa inyo, mga ka-ranger, hindi pala pwedeng basta-basta bubunutin yung ipin kung minsan makaya pa pala, makaya pang isave. Kaya pag magaling yung dentist mo talaga, accurate talaga. Kayo, ngayon, nakabalik na ako sa trabaho, 2 weeks na ako nag-duty. Wala na akong iindang sakit, wala na akong problema, so back to normal life na. Kaya yun, yung dalawang ngipin ko last time na binunot, medyo hindi talaga masave yun kasi gumalaw na, nagwabli na sa ano ko, sa gums. Kaya hindi na talaga pwede masave pag ganyang mga cases na gumagalaw-galaw na, hindi na talaga pwede. At saka yung isang ngipin ko rin dati, natinanggal din. Kasi dalawa na ngayong ipin ko natanggal eh. Akala ko nga pangatlo na. Pero buti na save. Yung pangalawa, sa Pilipinas yun tinanggal. Binunot. Kasi hindi na raw ma-save siguro dahil gumagalaw rin. Siguro yun ang mga, isang mga problema pag gumagalaw yung ipin mo. Delikado talaga. Kailangan talagang itanggalin kasi talagang kahit gamutin yan, babalik talaga yan kasi wala na talagang hindi na matibay yung roots niya sa loob, sa gums mo, hindi na kumakapit na masyado. So, yung cases lang kasi ng ngipin ko ngayon, hindi siya natanggal. Yung dahilan siguro isa rin yun kasi hindi naman masyadong gumagalaw talaga. So at least ngayon napansin ko natibay na siya, hindi na siya nagwawabli, hindi na gumagalaw. So okay na rin. Kaya at saka nagamot ng antibacterial, amoxicillin, at saka yung isang binigay ng doktor sa akin na gamot na dentist. Kaya yun guys ang ano ko sa inyo, advice ko sa inyo, kung sakaling sumakit yung ngipin nyo habang hindi pa kayo nakapag appointment o kaya hindi pa kayo nakipagkita sa dentista nyo, yung isa sa mga advice ko sa inyo, kasi alam mo pag sumakit yung ngipin mo, walang tutulong sa iyo yan, hanggang hindi ka magpakita sa dentist mo. Walang tutulong sa iyo yan. So gawin natin survival. Naranasan ko 3 days hindi ako nag-indang ako sa sakit, sobrang sakit talaga. Kaya ito yung ginawa natin ng time na yun na sumakit yung ngipin ko. Ito.
Anbisol. So, ang Anbisol kasi kwan, tuloy kwan to eh. Pinescribe to ng dentist last time. Dahil para sa brace kasi to eh. Yung ganitong kwan. Kaso lang nakita ko. Kinuha ko, sabi ko parang itry ko kung pwede. So far pwede, mga karinger pwede kasi pag ipahit mo siya parang anesthesia siya, anesthetic. Pag pinahit mo nagnanam talaga kung saan parte, pero wag mong lunukin kasi hindi sa safe. Wag mong lunukin, ihayaan mo lang siya sa gums mo. Magkuha ka ng cotton buds, magkuha ka ng konti, tapos ilagay mo siya sa kung saan yung may sakit na gums. O kaya masakit na ngipin, so doon mo sa ipahid. Nawala talaga, pero hindi rin ano, babalik rin, pero at least kahit papaano makapahinga kayo sa sakit ng ngipin. At saka pangalawang advice ko sa inyo for survival, garlic isa sa pinakamagaling din. Magkuha ka ng isang one piece of garlic, just smash it or durugin nyo, tapos i-just put which part of your teeth are aching or sore, so ilagay nyo dyan sa loob, ipahid nyo. So it's really relieve pain, but just only temporary, but it's better than nothing. Tapos pag ilang minuto, so masakit naman uli, lagyan mo naman uli. Wala tayong magawa ganyan hanggang makapunta kayo sa dentist. So pangalawa, whiskey. I-try mo lang magmumug ng whiskey. Makatulong rin yun. Mumugay mo lang. Kasi parang ano yun rin yung kwan, yung sakit na nawawala talaga. Just only for temporary. Puro ano yan, puro temporary relieving pain yan. Tapos mga ka-ninja, clove oil daw. Magaling daw sa sakit ng ngipin din. Makakatulong din. Ilagay ko na lang dyan sa description yung picture kung ano itsura niya ng clove oil. At saka kwan, yung mga previous video ko, yung sa unahan, di ba nag vlog ako, yung isang binigay ko sa inyo na tip, ito yata yun, saglit lang. Mga karinja, ito yun, ano pa tawag yun, herb infused oil. Ito magaling din. This is also can relieve pain, but just only temporary. Kung sa Pilipinas kayo mga karinja, ang gagawin nyo na lang, magkuha na lang kayo, mumug na lang kayo ng asin, at saka baligam-gam na tubig, o kaya buhusan mo ng mainit na tubig yung kwan, yung garlic. Mas maganda kung pakuluan nyo na lang yung garlic, mas maganda. At saka haluan nyo ng asin, garlic, dahon ng bayabas, apat yun, asin, dahon ng bayabas, garlic, tubig na mainit, pakuluan nyo lang. Tapos maligam-gam na yung tubig, pwede nyo siyang i-gargle o kaya imumugin mo. Huwag mong idura. Panatiliin mo sa bunganga mo hanggang mamatay yung bakterya. Kasi pag may bakterya talaga, isa sa mga dahilan na sumasakit. Grabe yung sakit. Hanggang may bakterya yung gums nyo o kaya kwan nyo, siguradong sasakit talaga yung ngipin nyo. Isa rin yung mga dahilan. Pag natanggal yung bakterya na matay, minsan yun ang dahilan na mawawala yung sakit. At saka dito tayo sa aking toilet, sa aking bathroom. Ito yung fan nung time na yun na sumakit yung ngipin ko. Ito rin yung isa sa mga best remedy ko. Pero ito, yan. Yun ang pangalan. Tapos, kaso problema yun, hindi masyado talaga
makatanggal, pero kahit paano makatulong din. Mas maganda rin siya kung sakaling nagtuturbas kayo ng ipin nyo, yun ang gagamitin nyo. Napakaganda. Imumog nyo, ihaluan nyo ng tubig. Sa akin kasi pinupuro ko eh, kasi okay lang naman, mura lang naman dito. Pero sa Pilipinas siguro mahal to. Pag mahal, lagyan mo lang ng tubig. Haluan mo lang ng tubig. At saka mumug, huwag mo siyang puruin kasi madaling maubos. Pero kung may budget, so pwedeng puruin. Ibasahin nyo lang sa instruction sa likod. Pero sa akin talaga, inaano ko talaga. Pinupuro ko. Pag walang sakit yung ngipin ko, yung normal lang, nagmumumuga ko yan. Pwede lagyan ng tubig. Pero pag sumasakit yung ngipin ko, nagmumumuga ko puro. At saka ito. Gumagamit rin ako. Yan, maganda rin to. Ito, pag sumakit rin yung ipin nyo, for temporary ito, yung mumog nyo, pwede rin to. O kaya, gawin nyo isang, regular hygiene. Pang palinis ng ngipin at saka papatibay. Papatanggal ng bakterya, yun. Gagamitin nyo, pwede yun. Regular daily nyo gagamitin. Okay, ganyan din, maghaluan mo to ng tubig. Pero sa akin, halos puro ako maggamit. Kasi mura lang naman dito. Pag sa Pilipinas kasi mahal. Kaya kailangan ng konting tipid. Tsaka ito pinaka-best na recommend ko sa inyo. Pag yung may mga gums bleeding dyan, o kaya masakit yung mga ngipin, palaging nagsasakit. May mga problem kayo, may mga example, gums disease. Yun, pinaka maganda to. Ito na yung magiging gawin yung permanente na toothpaste. Yan. Sobrang ganda talaga. Very accurate. Medyo may kamahalan to. Pero okay sa akin. Dito, affordable yung price kasi dito sa UK. Sa UK, mga £2.30. £2.30 siguro, mga sa atin siguro 150. 150 pesos o 180, mga ganyan. Yung isang ganito. Hindi ko lang sigurado kung mga sorry mga ka-ranger, mga kung 280 o kasi nalimutan ko, mga 3 something siguro, mga 320, mga ganyan. Sabihin na natin 200 pesos yung isang ganito sa Pilipinas. Hindi ko lang alam yung price sa Pilipinas, pero alam ko mahal to. Hindi kasi to normal na, hindi lang ordinary na kuha toothpaste. Mga special na to ng mga toothpaste. Mas maganda to kaysa mga ordinary toothpaste lang. Pag may mga gums bleeding ka, talagang believe talaga ko to. Example, yung nagbe-bleed yung gums mo, ito yung gagamitin mo na wala talaga. Kaya sobrang believe talaga ko sa toothpaste na to. Parang maalat siya. Parang may asin. Parang maalat talaga yung paggamit po to. Parang maalat-alat siya. Ito. Ito siya. Yan. Maganda, di ba? At saka may binibigay sa akin to ng dentist na free lang eh. Maliit to. Siguro sa mga hindi maka-afford, may video ko lang yung budget, bili lang kayo ng maliit. May maliit to eh. Iwan ko lang sa Pilipinas kung mayroong maliit. Pero sa palagay ko, hindi mo ito mabili sa mga ordinary store lang. Sa mga pharmacist, mo ito siguro mabili sa Pilipinas. Dito kasi sa pharmacist, po binili ito eh. Pero pwede mo rin bumili sa mga ordinary store dito. Pero may mga store na hindi talaga nagbibenda ito kasi special to. So yun na lang. Yun na lang mga kwan, ka-ranger. Medyo magsingit ako. Sumingit lang ako ng konti. Sa mga gustong magpaganda ng pisngi, ito, kung gusto nyo, wag na lang kayo maggamit ng mga kung anong injection dyan para wala kayong wrinkles o wala kayong kwan. Isa siguro mga recommend ko para at least it's still look young.
bagay mukhang matanda na ako eh. Hindi, pero ibig sabihin na nag-umpisa lang naman ako. Minsan, gumagamit ako, minsan hindi naman. Pero, napapansin ko, may mga nag-tip sa akin na kung gusto mong mag-still, you look still young. Mabawasan natin yung kulubot o kaya mga wrinkles. Ito gamitin mo moisturizer. Kahit anong moisturizer pwede, pero ito lang naman yung nakita ko to na. Kahit anong siguro brand ng moisturizer pwede. So, gagamit kayo ng moisturizer araw-araw after bath nyo, after shower nyo, maglagay ko ng moisturizer. Yun. At saka lotion. Pagdating dito, pwede moisturizer. Sa leeg. Siguro, pagdating ng mga katawan, sa mga kamay, mga braso, at saka mga binti, kailangan mo na ng lotion kasi mahal yung moisturizer yun. So, pang ano lang naman talaga yan, pang gagamit ko yan, pang face lang. Konting singit ko lang ah. Pasensya na sa bathroom ko. At saka yun lang. So mga ka-ranger, medyo mahaba-baba na yung story natin. At saka yun na lang. So thanks for watching and please subscribe my channel. At saka kung ano pa yung pwede natin maibigay sa iyo ng mga tip, ibigay ko sa inyo. Hanggang may YouTube. Hanggang nandito tayo, ituro ko sa inyo lahat ng mga bagay-bagay. Lahat ng bagay na kaya kong malaman. At kaya kong malalaman sa galing sa iba na gumaling sila. O kaya anong mga mayroon sila, may mga kakayahan sila. Pag-aralan natin yan. O kaya idagdag natin sa alaman natin yan. At saka bago natin i-explain sa inyo, bago natin i-share sa inyo, talagang napagpatunayan na nila na tama talaga. At saka hindi lang isang tao, dalawang tao, tatlong tao, dapat maraming tao nakasaksi at saka naka-experience na may visa talaga. So yun. At saka mga ka-rangers ulit, please, see you my next vlog. Marami pa akong mga vlog na mga in-upload dyan. So thanks for watching and hasta la vista, baby.